So what's up guys? Good morning, good evening, kung anong oras nyo man ito pinapanood. So for today, I'm going to tackle about or to teach you about macro time on New York session plus turtle soup. Okay? So this purpose, this turtle soup is simplified, okay, by Kim and Pin. Okay? Ginawa ito ni ICT. Okay? All credits goes to him, ICT. So it's just, this turtle soup of ICT is simplified by Kim and Pin. This is a market conditioning when it comes to New York trading session. Market conditioning, ito siya, okay? Ang turtle soup natin is tinatawag natin siyang market conditioning or tinatawag siya ni ICT na market conditioning. It means, hindi palagi nandoon, okay? Ano ibig sabihin ng market conditioning, okay? Ito yung meaning ng market conditioning. Iba-iba ibig sabihin ng market conditioning, pero this is the majority or the basics of definition ng market conditioning. The factors and circumstances that influence the behavior of financial markets such as supply and demand, economic indicators, political events, and investor sentiment. Okay? These factors can affect the price and volume of trades in the market as well as the overall trend and volatility of the market. Traders often use market conditioning to analyze and make decision about when to buy or sell securities. By understanding the current market condition, traders can better anticipate potential price movements and take advantage of the profitable trading opportunities. For example, if the market is experiencing a strong bullish trend, traders may be more likely to buy securities in anticipation of further price increases. On the other hand, if the market is volatile or uncertain, traders may take a more, approach and limit their exposure to risk. Overall market conditioning is an important consideration for any trader. Okay? So, tatagalogin ko sa inyo para mas maintindihan natin na mabuti. Ang market conditioning po, in short, ginagamit, parang market conditioning, it means, meron tayong ways, just in case, na hindi mangyari yon due to what? Supply and demand, economic indicators, political events, and investor sentiments. All of the things that said here, what? Influence the market, katulad ng economic indicators, let's say, ito na yung release ng GDP result, political events, elections, and investor sentiment, just like what? FOMC. Malaking effect sa market, tama? So now, hindi ka professional traders if you do that one, if you trade that one, if you trade like them. Hindi ka professional. Luck is not what we call professional trading, what? Profitability? No, hindi siya trading for, hindi siya high probability of trading. Maybe tumama ka nga, di ba? Yun nga yung sinasabi ni ICT and sinasabi ko rin palagi sa inyo na, okay, sige, kung kaya mo i-trade yung news, okay, do it, good luck. If tumama ka, congratulations, palakpak ka naman. Pero again, luck is not a skill set. Hindi mo mabibenta ang luck. Swerte lang yun. Swerte ka lang. And now, kung matigas talaga ulo mo, I want you to perform that one, another one, again, next news event. And guess what? 50% chance or 80% to 90% chance na you might end up losing your trade. Why? It's luck. It's not a skill set. Don't lie to yourself. It's not a skill set. Hindi siya skill set. Naintindihan? So what you're learning here is a skill set. I'm offering you a skill set. Luck is not the option. So market conditioning is, it means ang turtle soup daw natin ay lumalabas lang during what? Market circumstances. Let's say for example, hindi lumabas tong breaker block ko na to, hindi lumabas ang liquidities ko, or hindi nagpapakita yung bullish trend or market trend, ganito, ganyan. So now, what? Magkakaroon ka ng another option to trade into na once na magulo ang market, may something na may magagamit ka. Naintindihan? So let's say for example, marunong ka lang is
Elliott Wave. Let's say, for example, lang alam mo lang is Elliott Wave. Hindi ka marunong ng kahit anong strategy. Elliott Wave. Now, hindi lumabas doon yung Elliott Wave mo. Binasag niya ng binasag and hindi na sinunod yung Elliott Wave na gusto mo. Now, syempre, kung yun lang alam mo, you'll call it a day. Ayoko na mag-trade, tapos na to, hindi man lang na-perform, hindi man lang natupad yung gusto kong mangyari sa market. So, I'll be closing my charts. No. Okay? I'm not limiting you dun sa alam mo. Okay? Binibigyan pa kita ng option. Binibigyan pa tayo ng option ni ICT na, okay, during those times na hindi nag-work to, I can always back up my trading analysis with what? Turtle soup for an example. Naintindihan? So, it means, kung hindi nagpakita yung trade na gusto mo, you can always back up your trade with turtle soup. That's why it's called market conditioning. Condition nga eh. Ibig sabihin, may market condition. It means, kapag ang market ay hindi sumusunod together with my plan, may magagamit akong iba. And that is why we call that market conditioning. Ibig sabihin na ito, in short, ang turtle soup po, don't get me wrong, don't take our word out of context, hindi po pa laging nandiyan ang turtle soup, hindi araw-araw nandiyan ang turtle soup, hindi oras-oras nandiyan ang turtle soup. It means it's a market condition. May times lang na magpapakita yan, may times na hindi yan magpapakita. Naintindihan? And there you go. You have turtle soup. Right here. Now, let's move on. Basahin nyo na lang to. Okay? You can always read this one. Now, New York session macro. Okay? Take note, the time indicated here is converted into Philippine Standard Time. Okay? Kinonvert ko na po siya sa Philippine Standard Time to lessen the misconception or miscommunication during the ongoing live trade session. Key macro time for turtle soup, ibinigay ko na yan sa inyo, 9 o'clock, highs and lows, 9:30, highs and lows, 9:50, highs and lows, 10 o'clock. Volume imbalance, breaker block, fair body gap shows up. 10:30, liquidity forms, 10:40, liquidity forms. Walang pinagkaiba yan dito. It's just gusto ko lang mahihate, gusto ko lang ma-filter out or masala ako sa inyo yung mga possible, what? Ugly pace movement ng market. Okay? Ugly pace market movement. Now, may question si JC. Coach, question. Sa AM session lang po ba pwede yung turtle soup? Or pwede rin po ba yan sa PM session? Good question. Like I said, hindi palagi nandiyan ang turtle soup. Tama? Type Y na chat. Diba? Hindi palagi nandiyan ang turtle soup. Kayo na nagsabi ha. Hindi palagi nandiyan ang turtle soup. So it means common sense. Ibig sabihin, kung wala siya dyan, nasan siya? Kung wala siya sa AM session, No way, dude. So it means it could be possibly high probability chance na nasa PM session siya. There you go. There you have it. Now, nililimitahan ko ba kayo sa pagtingin ng AM session lang? No. Like I said, it's a market condition. Hindi siya palagi nandiyan. Kung wala siya dyan, nasan siya? Nasa hapon. Kung walang AM, di nasa PM. Kung wala dun sa dalawa, it's okay. It's fine. It's a market conditional trading session, trading strategy. Magagalit ka ba pag walang turtle soup sa AM and PM? No, it's a market conditioning. Magalit ka kung walang, what? Silver bullet during 10 o'clock. Magalit ka kung wala yon. And guess what? It will never fail to show up to you every single day. Just show up every single day so you can see every single day. Now, Sir Kim, ano mas maganda? Silver bullet or turtle soup? For me, silver bullet is the best. Why? It's always there. It's always there. No matter what, it's always there. Monday to Friday, Saturday and Sunday. If you can trade Saturday and Sunday, it's always fucking there.
All you need to do is just master the silver bullet, that's it. Master the silver bullet, that's it. Okay? 5 handles ang target. Tama. Now, alam ko may mga confusion when it comes to 5 handles. Sir Kim, paano namin mamimeasure ang 5 handles? Type Y na chat. Tama ba? Hindi nyo pa rin ba alam kung paano i-measure ang 5 handles, 10 handles, 20 handles? It's 10 pips, guys. Just count 10 pips and that is equivalent to 5 handles. Now you know. It's just a 10 pips. Just count 10 pips and that's 5 handles. Now, go to your chart. Use your ruler. Gumamit kayo ng ruler. Parang elementary lang. Yung ruler ay binabali-bali nyo kasi. Pinagsasaksak nyo sa klase nyo. Diba? Well, I'm so sorry. Ginawa ko kasi. Sinaksak ko lang yung kasi yung klase ko gamit ang ruler. Kasi sinaksak niya ako dati ng ballpen. Ay, ng lapis eh. Hindi sinaksak ko siya ng ruler. Okay? Ewan ko nga eh. Halos lahat ato tayo. Lahat ng Pilipino na dumaan ng pag-aaral, nakasaksak na. Imposibleng walang nakasaksak sa inyo ng ballpen o lapis. Ako, ruler. But anyways, all jokes aside, there you have it. Ilista nyo yan sa mga notebook ninyo kung gusto ninyo para magsilbing aral yan sa inyo na ang 5 handles is equivalent to 10 pips. That's it. 10 pips. Ito siya, coach. I cannot say. Hindi ko siya pwedeng masabi. Bakit? Hindi ko naman nakikita ko anong pair yan. It depends on your pair, syempre. Decimal point, di ba? 10. So, ibig sabihin, Sir Kim, kung ito ay na-trade ko, let's say, for example, nag-trade ako ng 80. Ayan, 80. Shinort ko siya. Paganto. Okay? Paganyan. Ilang decimal point ang minub niya? Parang ganito lang. Ano ba yung nasa dulo, guys? 4180. So, dito ka magbilang sa 80. Minus 10. Ilan dapat ang 10 pips? Eh, di 70. So, ibig sabihin, kung 80 ka nag-trade, kung 80 ka nag-trade, paabuti mo hanggang 70 yan, that's your 5 handles. That's your 10 pips. Type Y na chat. Malinaw? There you go. Now, another example. Baka kasi malito kayo. Let's go to EURGBP. Oh, Sir Kim, paano naman namin ito bibilangin? Eh, 0 lang yan. Same exacting. Punta ka sa decimal. Bilangin mo ang 10 pips. So, lagi mong ilalagay siya sa sakto para di ka malito. Doon ka mag-practice sa sakto. Okay? Then count 10 pips. Basta pag nag-boom siya ng 10 decimal or 10 something, then that's your 10 pips. So, kay Bitcoin. Okay? Kay Bitcoin, kasi kadalasan sa inyo, nagtitrade ng Bitcoin. Same exact thing, guys. So, let's say for example, ito. Para hindi kayo mahirapan. Ayan, 0-0, ha? Ayan, 0-0 yan. 28400. Siyempre, kung 400. So, pag naka 10 ka, napin mo yung 10. 10. Or should 10 pips. So, 4, 10. Kasi kay Bitcoin pala ito, malaki ito. So, wait lang. Let's go to 1 minute. Hindi kasi pare-parehas eh. So, kay Bitcoin kasi malaking number siya. So, in this case, bibilangin nyo from 50, let's say 50, to 10. Tingnan nyo, napakalaki ng pips ni Bitcoin. So, kung 10 will be... Ang laki ni Bitcoin, no? So, here. From 450 to 50, ba't ganun? At ganun. So, let's count. Hindi ako magaling sa math eh.
lumuha si Bitcoin. So let's count the value of Bitcoin. 90. So kung magda 90 tayo, sakto natin ng 90. So ang 10 pips ni Bitcoin will give us what? Will give us right around, wait, ba't ang laki na ito ni Bitcoin? Never ko kasing minimeasure tong si Bitcoin eh. Anyways, nakakalito magbilang kay Bitcoin ah. So, 490, hindi siya pwedeng 10 eh, kasi ang late ng 10 na yan. Kasi ang laki ng decimal ni Bitcoin. So, 50, hindi naman natin po pwedeng bilangin ito sa ano. Oh, liquidity na lang pag Bitcoin, putangin na. Okay, hindi ko kasi mabilang tong Bitcoin na to kung pips eh. Kasi hindi naman ginagamit ang pips dito eh. Pero anyways, okay. Yaan nyo na to si Bitcoin. Basta, okay. Fuck BTC. Okay, ang hirap bilangin ng pips na ito. Diyos ko. Hindi naman tayo po pwede mag-invento ng pips na ito. Diyos ko. Kasi kung sinabi nating, let's say, 25%, ang hirap bilangin ng pips na ito. Pero ever since naman kasi, hindi naman natin ginagamit ang pips kay Bitcoin. Diba? So, never naman. Percentage kasi base ako kay Bitcoin, which is, ayan o, kung 0.30 na ako, something like that, ganun. So, anyways, so yeah, okay, pero basta you get the idea, you get the point. Let's say for example, let's move to Japanese yen, okay, let's move to Japanese yen, and let's count here, ayan, so from 91, just count 10, and then from 70, let's say 70, and that will be your 10 pips right around here, okay. So that will be your 10 pips. So, for S&P 500, oh, there you go. Nakuha na pala ni S&P 500 yung lows na sinasabi natin kanina. So, there you go. There you have it. Now, so, kung 1149 na tayo kay S&P 500, so yeah, definitely guys, huwag nyo nang hahawakan tong si S&P. So, traders are preparing for lunchtime. Again, the algorithm doesn't play lunch, okay? Hindi sila nagre-rotate or ibig sabihin hindi nahinto ang market during lunchtime, hindi nagla-launch ang computer. Okay? It's just yan ang algorithm ng market, hindi na natin tinitrade yan. Maghihintay tayo ng 1 p.m. session for another market movement, okay? So this will be what? Possible sideways, continuational or reversal. Yes, possible consolidation or sideways. So yeah, don't trade that one. Okay? So, hintayin nyo lang. So, anyways, you get the point of 10 pips, okay? So, Forex lang ata may pips, coach. Yes, sa Forex. Sa Forex siya ginagamit yung pips. So, pero pag sa S&P 500, 10 handles is 10 handles. 10 handles is, 5 handles is 10 pips. Okay? So, anyways, let's go back here. Since alam nyo na to, okay? Yung time, okay? Ibig sabihin, 9 o'clock, nagkikreate siya ng highs and lows. 9:30 highs and lows, 9:50 highs and lows, 10 o'clock makikita nyo ang volume imbalance, breaker block and fair value gap, 10:30 liquidity forms, 10:40 liquidity forms. So now let's go to that theoretically speaking. 9:30 or 9 o'clock nandito yan, 9:30 highs and lows, highs and lows, highs and lows, highs and lows. By 10 o'clock to 10:30 you'll see a reaction to that market. Again, take note of this one, lower time frame dissection. Okay, this is your lower time frame dissection. You have a buy side liquidity created on 9:30 to 9:40 to 50, something like that. And then makikita nyo na nire-raid natin lahat ng sell side. Tama? Sell side taken, and boom, last sell side taken. Nire-raid yung sell side. Okay? So it means there's a raid in the market. Nire-raid ang market natin during what? 10 o'clock. Okay? To create a bullish momentum or bearish momentum, it depends kung nasa ng direction ng market. Now, Sir Kim, since may 10 o'clock na tayo, dito na ba natin makukuha yun? So, take note of this one. This is where you want to plot PD array and look for discounted price. In this case, look for that highs and lows created with impulse movement. Ano ibig sabihin ng impulse movement? Mabilis na desisyon ng market to go up and down or nakapagbasag ng highs and lows or liquidity buy side or sell side liquidity. So, in this case, ito yung huling binasag natin.
sell side taken. Ito yung naging reason kung bakit nakuha yung taken and then umaalis na yung price dun sa liquidity taken lows. Now, plot the Fibonacci from highs or lows to highs, I don't care. Ang kailangan mo is 50% and you'll see something like this. You'll see a reaction on that part or in that 50% level or discounted price. Naiintindihan? There you go. Now, next. Once na makuha mo na yung PDRA or Fibonacci niya, you'll plot the Fibonacci from swing high to swing low or swing low to swing high. Parehas lang yan. 50% pa rin ipapakita niya and then you'll see a reaction on this 50% level. Consequent encouragement or 50% discounted price. Now, dito nyo makikita yung Fibonacci. Ay, Fibonacci tuloy. Fair value gap or breaker block, something like that. And price action on these zones. Why? Nakukuryente, which is correct. Nakuryente na dito sa lows, nagkaroon na ng reaction to that lows, nakuryente na siya, and now magkakaroon pa tayo ng reaction on that 50% level to push the price higher at targeting the buy side liquidity. Okay? So now, lower time frame dissection ulit, 9:40, highs and lows, taken, Fibonacci, 50%, nakita nyo ito na kulay yellow, green, colorblind, sorry. This is the zone where you want to see a fair value gap, nor imbalance, or volume imbalance, and place a long position. Type Y na chat, nakakasunod ba lahat? Wala ba na iiwan sa inyo? There you go. Okay? There you go. Now, syempre, vice versa, lower time frame dissection, highs and lows, high side taken, buy side taken, reason to be taken out, there you go, a reaction, and then a 50% PDRA, there you go, from swing low to swing high, or swing high to swing low, find the 50% level, you'll see a reaction on that zone to trade it short and targeting the sell side or remaining sell side that has been not engaged. Now, I know, na-notice nyo na nakalagay dito sa taas is lower time frame dissection, okay? Simply, we all know that we're trading this one on a 1-minute chart. Now, what does it look like on a higher time frame? Tama? Ano kaya itsura niya sa higher time frame? Kasi, lower to. So, eto siya. Naintindihan? So, ito yung itsura ng kailangan nyo makita during higher time frame. And there you go. That's your turtle soup right there. Type Y in the chat. That's your turtle soup right there. Okay? Now, again, I'm so sorry. Hindi ito yung tinuro ni ICT. Okay? Oh, no. Okay? This turtle soup is simplified by me. Sinimplified ko siya para sa inyo. Bakit? Hindi ko na kailangan ituro sa inyo ang breaker block. Hindi ko na kailangan ituro sa inyo ang fair value gap para lang matutunan to. Hindi nyo in-skip yun. Number one, hindi nyo in-skip yun. Number two, hindi nyo siya dinisregard. Bakit? Natutunan mo na siya. Matagal na panahon na. Months ago, natutunan mo na ang fair value gap. Now, type Y in the chat. Are you proud of yourself na natutunan mo yung bago ito? Proud ka ba sa sarili mo na hindi ka nag-jump ng process? Nag-jump ng learnings to get this one? To get the idea of this one? Now, sinasabi ko sa inyo, napakadali. If and only if dumaan kayo sa tamang paraan. Eh, pero matagal. I know that. And I'm so sorry kung napatagal, pero this is the only way for you to learn nang wala nang magiging problema along the way. Wala ka nang sakit sa ulo. Wala na. Bakit? Natutunan mo na yung iba. Lahat ng components when it comes to trading, the lower time frame analysis, the higher time frame analysis, the time theory, the macro time session, you all know that before this one. So in this case, this won't be a problem for you anymore. Hindi mo na ito magiging problema. Now, if you will go, kung pupunta kayo sa YouTube and you will type turtle soup, you know, turtle soup of ICT. Okay? If you will go to turtle soup, okay?
ni ICT, punta kayo sa YouTube and then type nyo yun, turtle soup tutorial sa YouTube. Lagay nyo pa doon is, ano pa ba, shocking result, di ba? Di ba, lalagay nyo ito, shocking result of trading ICT. Okay? Ayan. Nasaan yung shocking result? Gusto ko yung shocking result eh, para talaga mabibigla ako eh. Di ba? Okay. I don't know kung nasa ano yun. Pero anyways. Okay. Ayan. So, if you watch those one, okay, ipapanoorin nyo to, tulad nito, ipapanoorin nyo itong mga to, it's fine, it's okay. Okay. But again, tingnan nyo. I'm not saying na mali yung tinuturo niya. I'm not saying na mali yung mga nandiyan sa YouTube. No. It's just hindi siya full concept. Nakatulad ng tinuro ni ICT. Again, nagtuturo si ICT step by step din. Parang kayo. Hindi yung, alarin ko kaya yung turtle soup. Pero ang components ng turtle soup is, number one, alam mo dapat ang time theory, alam mo dapat ang macro time session or ICT kill zone. Number two, alam mo dapat ang fair value gap, alam mo ang volume imbalance, alam mo ang breaker block. Pero kung hindi mo alam yung mga yon and you will jump in this one, you'll be what? You'll be eaten alive, kakainin ka ng buhay sa market. Now, Sir Kim, ano to? Anong kalokohan to? So, ibig sabihin, sabi niya dito, ganito daw mag-trail. Well, so, let's see how the trade played out. Ito daw ang turtle soup. Parang katulad lang nino sa atin, tama? Nasaan yung sa atin? Ah, parang ganito. Parang ganito, di ba? Pak, 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 pak. And then, ito siya pantay. So, which is sell side liquidity taken. And then, dito tayo magte-trade, okay? Sa, ayun, ay putang ina, pagka ganun pala, papasok na sa trade. The S&P of this highest high here, so if you're awake, that could have been another level of confidence to take the short as well. Ah, pag tumama, short. And we just continue to go trade. Ay putang ina, malupet. Di ba? Now, I hit my take profit fairly quick there within 2 hours of my trade. Ah, 2 hours ka maghihintay sa trade para lang ma-take profit. Now, anong oras ulit yan? Sorry. Ayun lang. Hindi mo masagot. Ano nga ulit oras yan? Ay, hindi ko alam. And we target that previous day low liquidity. Run through that as well. And we literally just keep trading. Ah, hindi ibig sabihin kung hindi ko tinipi yan dito, billionaire na ako bukas. Ayos. Now, a lot of them teaching you the turtle soup, okay? Tuturo nila sa inyo yung turtle soup. Marami pa yan. Ito. Ayun, kumakain talaga. Okay, ano to? Wipe this high. Okay, sige. So, pag na ganito na, te-trade na talaga. Short, ganun na talaga. Hindi man lang binigyan ng confirmation to trade into. There's no breaker block, there's no order block to trade into. Okay na yun? Ang na-explain kasi is, pag tumama na doon, eh, short na. Mag-short na kayo. Mag-long na kayo pag tumama na doon. Eh, hindi naman ganun eh. Hindi naman ganun. I'm giving you high probability setup na doon ka makakapag-position. Even ICT don't even teach this one. Ni hindi niya tinuturo na ganyan na pag tumama na doon, isi-short mo na yon. No. You should find what? Ayan o, hahanapin mo to. Doon mo iti-trade. Hindi yung pag tinamaan na to, ay, turtle soup. Talagang mapapahigop ka ng cup noodles kasi wala ka na mabiling pagkain. Hanggang sa cup noodles na lang afford mo. Ayun ang turtle soup. Wala ka ng pambili, naubos na pera mo kaka-trade. And now, pansit canton ka na lang, tsaka cup noodles. And now, you'll be like, what? You'll be like this one. Ang sarap ng cup noodles. Naintindihan. But anyways, okay, I'm not saying na mali yun. It's just, hindi siya yung full concept na kailangan, na hinahanap ninyo. If you want to prove me wrong, okay, like I said, tinuturo ko kayo. Tinuturo ko sa inyo yung paano. Isinisimplified ko sa inyo. I gave you, binibigay ko naman sa inyo halos lahat. Binibigay ko sa inyo yung probably cost o kung paano ko and saan ko natutunan yon. Binibigay ko naman sa inyo. And then,
binibigay ko sa inyo yung kung saan talaga ninyo mahanap yon. And now, to prove you that one, just go to ICT. Punta kayo kay ICT. Okay, just go to ICT and patutunayan ko sa inyo na ito yung tinuro ni ICT kung paano gawin ang turtle soup. Now, may magpapatunay ba yun sa inyo pag sinerge nyo yung ICT turtle soup? No one. But again, I want you to go on a live trade session of ICT and gusto ko hanapin nyo yung, ano nga ulit yun? Sorry, saan ang ulo ko? Find the February 7, 2023 na live ni ICT. Just find February 7, guys. February 10, 8, there you go. Again, ayoko na makipagtalo. Hanapin nyo yan. Ayan, sinender ni Angelo. Just find that one. Hanapin nyo yan. And kung gusto, I will not tell you kung anong timestamp yun para ano, para malaman ko na you're doing your work. You're doing your work as a trader, you're doing your own background checking to me na, Sir Kim, tama yung tinuturo mo. Hindi, mali yung tinuturo mo. Now, let me prove you wrong. Prove me wrong. Patunayan yung mali ako sa tinuro ko tonight, na turtle soup. Hanapin nyo dito. Tinuro ni ICT yan, nandiyan dyan yan. Hanapin nyo. Ay, actually, mali pala to. Okay, mali itong binigay ko sa inyo. Not market review. Yung ano dapat, yung price chronicles kasi mahaba yun eh, 3 hours yun eh. Ito. Okay, sorry. Okay, my fault. Okay, my fault. Okay, chronicles pala. Sorry. Ayan, yung chronicles. So, mali pala yun. Okay, but anyways, dito nyo hanapin. Kaya nagtataka ko bakit 28 minutes lang yan. So, hanapin nyo dito. I don't know kung saan. Hulaan nyo na lang. Okay. Hanapin nyo na lang. Pero again, ha, sabi ko sa inyo, kung gusto nyo mapatunayan mali ako, gusto nyo mapatunayan na tama yung tinuturo ko, just go here. And it will support you. Ano to? JM De Guzman. What is this? So, again, be mindful of the low here. I'm going to take this away so we can look at the market chart. So, the divergence between the Nasdaq. Okay, I won't play that one. Okay, dapat hindi mo sinandyan, JM. Okay, so everyone will skip the part of having a learning process para sa kanila. So they will skip the process and, you know, just spoon-feed themselves. So anyways, okay. Anyways, it's up to you. Okay, it's up to you if you want to skip. Okay, if you want to skip without learning the proper way to learn it. But again, I gave you everything. Binigay ko sa inyo lahat. Okay, so anyways, if gusto nyo matuto talaga, diba? Nandoon 'yon. Kung tinatamad kayo sa learnings ko kung paano ako magturo, then go to that one, go to that video, spend your 3 hours, 4 hours of your life watching that one and you'll see sa parehas lang kami. It's just simplified ko na 'to kasi nga hindi ko naman na kailangan ituro ang breaker block, hindi ko na kailangan ituro ang volume imbalance, hindi ko na kailangan ituro ang pair valley gap. You all know that shit. Alam niyo na rin ang time. Nakalagay na nga dito, oh. Ang laki-laki. So, hindi ko na kailangan pang iisa-isahin 'to para sa inyo. Marunong na kayo niyan, alam nyo na yan. So, that's why, ginawa ko siyang simplified. So, ibig sabihin, ang importante lang naman dito is malaman nyo kung nasan ng turtle soup, anong itsura ng turtle soup, and that's it. And now, this is your turtle soup. Okay? So, now, balik tayo sa usapan. Nagtaka kayo kung bakit nakalagay dito lower time frame dissection kasi ito ang higher time frame niya. Ito ang itsura ng higher time frame niya. Naintindihan? Ito yon. So now, let's go to actual market looks like. Again, ang mga tao, binibigyan nila kayo ng theoretically speaking, which is just like this one, kaya nga theoretical sample, binibigyan nila kayo ng theoretically sample. But again, anong hindi nila magawa? I-provide sa inyo yung live profits, live terms when it comes to trading it, or live trade. Hindi nila kaya ibigay sa inyo yon. They can only give you backtesting with replay button on it. You don't need that. Hindi nyo kailangan nun. Hindi kayo matututo doon. Okay? Maybe some of you matututo doon kasi nga na-analyze nyo. But again, I want you to experience it at first hand. Sarili nyo mga mata. Guys, ang sarap sa feeling. Type 1 na chat. Ang sarap ba sa feeling na natutunan nyo yung silver bullet? Masarap ba sa feeling na nag-work siya, nandoon siya araw-araw, araw-araw, every single day, 10 o'clock, just wait for the 10 o'clock, nandoon siya.
Masarap ba sa feeling? Mas masarap sa feeling pag nakita nyo ang turtle soup sa sarili nyo mga mata. Bakit? Kung si Silver Bullet ay nagbibigay sa inyo ng 5 handles, Turtle Soup will give you 10 to 20 handles. Okay? I want you to be mindful for that one. So, maging mautak kayo when it comes to that one. Okay? Yan ang kapalit ng market conditioning. Hindi nyo siya araw-araw makikita. Hindi nyo siya minuminuto ng jajaan makikita. Pero it will give you the high probability chance or high chance na ito yung pinakamalaking pera na mapapanalunan mo sa isang trade mo. Again, I'm not sugarcoating everything. It's a market conditional. Intindihan? It's a market conditional. It means hindi siya palagi nandiyan. Pero pag nandiyan siya, believe me if I say that, malaki yung chance. Bakit? 10 o'clock to guys. Oh. Ano ba ibig sabihin ng 10 o'clock? Silver bullet. Nandun ang silver bullet. Isipin nyo na lang parang ganito yan eh. Si Juan tsaka si Pedro, si Juan, siya si silver bullet. Tapos si Pedro, si, sino? Turtle soup. Now, tinulak ni turtle soup or tinulak ni silver bullet, si turtle soup pataas. So, ibig sabihin, mas malaki or mas malayo ang mararating nilang dalawa. Nagtulungan sila eh. Naintindihan? So, pag walang turtle soup, ang meron lang ay silver bullet, stick to your plan. 5 handles per target. Pero pag nandyan ang turtle soup, aim for more than 5 handles. Naintindihan? So now, this is a theoretically speaking. Now, let's move on to actual market looks like. Liquidity. 9 o'clock, 10 something. What do you see? From lows to that highs, 50%, you see a volume imbalance. A trade right around here will be good. A trade will be here will be fine. There you go. Pak, pak, pak. Target. Plot the Fibonacci, PDRA. Look for that 50%. Aim for higher. Now, 5 handles ba yan? I believe that's more than 5 handles. They are providing you replay. Okay? Pinaprovide na nila kayo ng replay with buttons and, you know, walang kabuluhang technical analysis na, ah, dito ka mag-trade, no? This one, I'm giving you a high probability chance of trading. Pinapakita ko sa inyo kung ano itsura niyan. And guess what? Hindi mo kayang doktorin yan. May oras yan, Lods. May oras yan. Naiintindihan? May oras yan. Now, next. Just find it. Kayo na bahala. Bearish institutional reference point, vice versa, from the reference above, nothing special. Again, kung ito inikita nyo sa taas, ito din sa baba. Parehas lang yan, vice versa lang. Tignan nyo yung time, guys. I'm not lying about the time. Take a look at the time. And now, it's your time to backtest it. Eh, yun ang assignment ko. I don't know kung bakit hindi pinasa nung iba, pero yun lang ang assignment ko sa kanila. Which is what? To find it in your real charts. Bakit? Kasi I often find someone na kapag in-annotate ko na sa kanila, feeling nila ang dali-dali lang tignan. Tama? Type Y na chat. Pag ako nag-chart, parang ang dali-dali. Tama? Tama ba ako dun? Kasi nandyan ako. Kasi nandito yung teacher ninyo. Kaya parang ang dali-dali. Pero pag wala ako, ang hirap. Diba? So that's why that's your assignment. Pinapahanap ko sa inyo, tignan nyo ngayon sa mga charts ninyo ito. Hanapin nyo sa mga charts nyo ito ngayon. You have the copy.
hindi ako nagkulang ng paalala sa inyo na ito yung lower time frame dissection, ito ang higher time frame dissection. This is what lower time frames looks like. This is what higher time frames looks like. If I'm the bad mentor for you, hindi ko ibibigay yan sa inyo. Hindi ko i-indicate siya, bahala kayo sa buhay ninyo. Ituturo ko lang to, then that's it. You're the one who will suffer to what? Backtest it hundreds and countless of hours, playing it in replay, using demo accounts just to trade it, and flex it on social media just to say you're winning a trade. No. Okay? No. Ang gusto ko sa inyo, hanapin nyo to sa sarili ninyo, hanapin nyo sa sarili charts ninyo, and you do what you. Tingnan mo kung anong mararamdaman mo. Okay? Tingnan mo kung anong mararamdaman mo. I want you to feel kung anong feeling na nakikita yan, real charts, real time. Naintindihan? I want you to feel that one. Gusto ko ma-feel mo na, ay, ito pala feeling pag, ano, pag sakaling hindi ako, wala akong disiplina sa sarili ko. Ito pala yun. Ito pala feeling nun. Pero in the other hand, ganun din kasarap sa feeling yun kapag what? Tama ka. Tulad nga na sinabi ko, if tama ang analysis ninyo, it will show it to you right away. Hindi niya kayo paghihintayin ng sobrang tagal. Okay? Well, maraming times na matagal tayo sa trade because it's price action, iba yung concept yun sa tinuturo ni ICT, which is silver bullet and turtle soup. Okay? But again, nandito na lahat. It's all on those videos na pinrovide ko sa inyo sa YouTube and even here in mentoring. It's there for free. Hindi kayo naglagay ng pera. Hindi kayo nagbigay ng pera. You even print that, pinrint nyo yan ng wala kayong minilang ginastos. Yung iba sa inyo kasi may printer, yung iba wala. So, ibig sabihin, kailangan nyo pa maglaan ng 20 to 30 pesos just to print that one. And guess what? I'm doing things na pabor para sa inyo lahat. And guess what? As much as possible, I wanted to make it shorter. Guess what? Tingnan nyo, saan ka makakita ng isang libro, let's say libro ha, quote and quote, libro, na it contains 7 pages, pero grabe ang knowledge sa loob. Grabe yung mapupulot nyo na aral sa loob. So, type wire na chat. 7 pages. Some people will call this one a trash. Okay, call it whatever you want. Pero again, itong 7 pages na to, it will create you, what? An imaginable number of profits. It played correctly. Tignan nyo. Okay? I can't recall. Hanapin nyo lahat. Ito, punta kayo sa baba ng PDF file. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I want you to find these 7 PDF files na binigay ko sa inyo for free since the mentoring. Bilangin nyo ako ilang pages yung mga yan. Siguro lahat-lahat to, hindi pa papalo to ng 100 pages lahat. Eh, Sir Kim, anong reason behind that? Anong reason kung bakit mo ginagawa na napaka-ikli lang pero napaka-knowledgeable naman? Anong reason mo dun? Ang reason ko dyan is the Bitcoin, white paper of Bitcoin. Bitcoin only contains 8 pages. Ibig sabihin, hanggang ngayon, hindi ako makatulog pag iniisip ko na, puta, yung Bitcoin na meron tayo ngayon, lahat ng alam natin sa Bitcoin ngayon, nandudul lang sa 8 papel na yon. Can you imagine that one? The value itself, lahat ng yon ay ginawa sa 8 papel. See? So, ibig sabihin, kung nagawa niya, kaya ko din. Pero again, I'm not perfect, hindi ako perfect, pero I'm providing you as much as possible na hindi kayo tatama din pag binuksan ninyo. And guess what? Sino ba naman tatama din hindi pabasahin yan? Pipitong pages na lang. Pipitong pages na lang, tinamad ka pa. Eh, wala na akong magagawa. Ikaw na yon.
it's you versus you, guys. It's 7 pages. So, tinamad kang basahin to, tinamad kang aralin pa to. I don't know. It's your fault. Not my fault. Okay? Again, sabi ko nga sa inyo, hindi ko na kailangan kumita ng pera para lang benta pa sa inyo yan, isa-isa. Sapat na yung time na ginugugol nyo dito panonood sa akin. Sapat na yung mga time na mayroon tayong session na katulad nito, gabing gabi. It's 12. It's a morning na. Okay. Ay, birthday pala ng mother ko ngayon. Wow. So, see? But anyways, like I told you, time lang ang binibigay nyo dito. Time lang and effort ninyo makinig. That's it. And guess what? Tignan nyo naman yung kapalit. Tignan nyo yung kapalit. Mag-zoom out kayo. Mag-reflect kayo sa mga nagawa nyo. Way back for the past few months. Actually, kung tutusin, kung titignan natin, guys. Siguro March, April, bilangin nyo tong 2 months na to. Bilangin nyo ngayon yung lahat ng natutunan ninyo. And guess what? I-compare nyo yung perang napanalunan nyo from February to January or January to February or even last year. I-compare nyo yung perang napanalunan nyo sa 2 buwan lang na to. And guess what? Hindi man malaki, I know that. Wala akong pakialam kung hindi malaki. Pero less losing trades, you should be proud of. So thank you so much for your greetings, guys. I really do appreciate that one. Okay, so, but again, you should be proud of yourself. You're trading high chance, high probability setups than before. And I'm afraid okay, I'm afraid na hindi kayo matulungan or masabayan sa process na yan kasi nga ako nagturo sa inyo yan, ako nagbigay sa inyo yan. So it's my fault if it doesn't work for you. Okay, but again, I will never fail to do that one. I'm not afraid na magkakamali ako kasi I won't. Hindi ako magkakamali doon. Okay? So that's it. I hope may natutunan kayo today. And that's your assignment. Okay? That's your assignment. The turtle soup will be your assignment. May nagpasa kanina ng assignment, so let me know kung may nakita kayong turtle soup, and then let just pass it on the on the members, okay, on the members insight, dito sa members insight. Okay, pakipasa na lang ako ng mga assignment nyo dito. Okay, yeah, pakipasa na lang ako dito. Okay, I want you to annotate the 10 o'clock onwards. Okay, I don't care about the 9 to 8:30. Okay, I don't care about that one. I just want you to check the 10 something, 10. Okay, want you to take a look at the 10 and you'll see your turtle soup. Okay, mas mabuti dalawang screenshot yung ibibigay nyo sa akin, isang lower time frame and isang higher time frame analysis. Naintindihan? Isang lower and isang higher. So in that case, magkakaroon ng kabuluhan ang turtle soup kasi ganito ang itsura ng turtle soup, guys. So I want to see a higher time frame, a lower time frame, and then a higher time frame one. So, you'll see a transparency on your turtle soup. Naintindihan? So, to wrap this one out, this is your turtle soup of ICT, Simply Bite by Kim Mempin, Pib Trade Union. Enjoy your turtle soup, guys. There you go. Type Y in the chat. That's your turtle soup. So, now, Sir Kim, since tinuro mo si turtle soup, pinakita mo yung theoretically speaking when it comes to turtle soup, pinakita mo ang samples ng turtle soup. How about the live charts of turtle soup? Well, dadayain ko lang sarili ko eh. Dadayain ko lang kayo kung papakita ko siya ngayon sa inyo. Kasi nga, titingnan ko lang to. Naintindihan? Kung hindi kayo matalino, hindi nyo magigets yung point ko. Pero I can force that one to happen if I want to. Katulad lang din ng ginawa ng iba. I can do that. Pero what if i-play natin siya live
which is we have what? We have tomorrow and until Friday. Now, it's impossible to not see a turtle soup in just 1, 2, 3, 4 days. Now, I'll prove it to you live. Hindi ko na kayo pakikitaan pa ng previous chart regarding ng turtle soup. I want to see it. I want to show it to you live on YouTube. On YouTube. Not on Discord, on YouTube. Para magkaroon ng record and isampal nyo sa mukha ng mga ibang tao na nagsasabi na it won't work. Okay? Na it won't work. And there you go, guys. Actually, hindi din ako nakapag-trade ngayon. Okay? Anyways. So, tapusin na muna natin yung recording. So, anyways, para to sa mga nanonood ng recording. So, again, it's your fault. It will be your fault if hindi ka mag-pay attention regarding this one. Binigay ko sa inyo yung mga disclaimer when it comes to this one. Again, nakakulay pula pa nga to. Oh. It's a market conditioning. Okay? Don't take our word out of context. This is market conditioning simplified by Kim and Pin. And this turtle soup came from ICT. So, anyways, thank you so much if may natutunan kayo dito sa turtle soup na to. And yeah, I'll be seeing you guys soon. Thank you so much. Bye-bye. Peace out. Para to sa mga nanood ng replay.